channel. Ngayon, panibagong pampaswerte at pangontra na naman ang aking ibabahagi sa inyo. So kayo ba ay bagong lipat lamang ng tahanan? O kaya naman ay napakatagal nyo nang nakatira dyan sa inyong tahanan pero minamalas kayo? Pakiramdam nyo, mabigat ang daloy ng swerte, mabigat ang pasok ng pera, laging may sakit ang pamilya, laging minamalas kayo. Yung mga ganyan guys, gawan natin ng pangontra ang ating tahanan para hindi tayo malasin, para lubayan na tayo ng mga negative energy na nasa paligid ng ating tahanan o nasa paligid mismo natin. Pero bago ko umpisahan ang video nating ito, disclaimer tayo sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, skip nyo na lang po ang video nito at humanap kayo ng video na gusto nyo. Pero kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan mo ang video nito, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, kayo ba ay laging minamalas, laging gipit sa pera, laging sakitin ang pamilya, lagi na lamang mabigat ang daloy ng pera, swerte sa pamilya nyo o maging sa inyo? So ito ay gawin nyo sa inyong mga tahanan para lubayan kayo ng mga negative energy na nagdudulot ng kamalasan sa pamilya nyo at maging sa inyo. So ito lang yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng lalagyan. Pwede po ang shot glass, pwede rin naman ang mga jar na lalagyan, yung may mga takip, pwede po yon. Pwede rin ang baso, kahit anong lalagyan na babasagin, pwede nyong gamitin yan. Basta yung malalim siyang ganito. Shot glass, baso, garapon, pwede nyo yung gamitin. Basta kailangan babasagin ang inyong gagamitin. At kailangan din natin dito ang mahiwagang dahon ng laurel. So ayan guys. At kailangan din natin dito ang suka. So ito guys, hindi ko na ipakita kung anong brand nito. Basta suka, kahit anong suka, pwede nyong gamitin yan. At kailangan din natin dito ng asin. Kahit anong asin po, pwede nyong gamitin. Rock salt, iodized salt, Himalayan salt, kung anong asin ang available sa inyong tahanan, pwede nyo yung gamitin dito sa ritual nating ito. So ngayon guys, ganito ang inyong gagawin. Kapag nakompleto nyo na, itong mga kailangan nyo sa ritual na ito, humarap kayo sa silangan. Diyan natin uumpisahan itong ritual na ito. So ngayon, ito ay lalagyan nyo ng asin. So punuin nyo lamang siya ng ayan. Kapag ang ginamit nyo ay baso, kalahating baso ang ilagay nyong asin. Kapag naman ginamit nyo ay jar, kalahati dun sa jar ang inyong gagamitin. Pero pag shot glass, punuin nyo siya ng asin. Ayan, ganyan. So guys, alam naman natin na ang asin ay napakabisa nito pangontra sa mga negative energy, sa masasamang elemento, sa mga palipad hangin, bulong-bulungan ng kapwa nating tao, yung mga ganyan guys. Napakahusay nitong pangontra sa lahat ng mga negatibo na mangyayari sa ating buhay. At ang suka ay nakakatulong yan magputol ng mga kamalasan. Puputulin niya o haharangan niya yung mga negative energy na maaaring pumunta o lumapit sa'yo o yung mismong nandun sa tahanan nyo ay matataboy at mapuputol nito na magbigay ng mga kamalasan sa inyong pamilya. Lagyan lang natin itong ating lalagyan ng suka. So punuin nyo siya ng suka. Ayan guys. So pwede kayong gumamit ng jar. Pwede kayong gumamit ng baso. So ito ay pupunuin nyo ng suka. Kapag jar o baso ang inyong ginamit, kalahating asin lang ang ilalagay nyo. Kalahati lang doon sa lalagyan na jar o lalagyan na baso ang ilalagay nyong asin. At yung suka ay yan ang pupunuin nyo dyan. Pag itong shot glass ang inyong pinaglagyan, punuin nyo ng asin at suka. Guys, at sa dahon ng laurel naman, ay isusulat nyo dito yung inyong family name. So halimbawa ang family name nyo, so kahit anong kulay ng panulat pwede nyong gamitin, kulay red, kulay black, kahit anong panulat pwede nyong gamitin. Yung family name nyo ang isusulat nyo dito. So halimbawa ganito guys, ayan.
Isang dahon ng laurel lang yung inyong gagamitin. Pwede naman na maraming dahon ng laurel, lalo na kung ilang pamilya yung nakatira sa inyo. Halimbawa, nakapag-asawa na yung anak mo at gusto mong swertehin, pero iba na yung ginagamit niya ngayon na apelyedo. Pwede mong isulat yon sa isa pang dahon ng laurel. So, ayan guys. Family name nyo yung isusulat nyo dito at ilalagay nyo siya dito. At pagkatapos, ito ay ipapa-energize nyo sa sinag ng araw. So, dapat ito ay ma-energize ng sinag ng araw para magkaroon siya ng malakas na enerhiya na magbigay swerte sa pamilya mo. So, ang oras po ng pagpapa-energize nito ay 6:30 hanggang 9. Pwedeng-pwede nyo po itong ipa-energize sa oras na yan kahit 30 minutes lamang. So, ito kapag natapos nyo nang ipa-energize, ilagay nyo sa inyong main door. Sa gilid lang ng inyong main door, pwedeng-pwede. Sa likod ng main door nyo, pwedeng-pwede nyo rin itong ilagay. Kung punong-puno na at sobrang dami nyo ng mga pampaswerte dyan sa main door nyo, pwede nyo itong ilagay sa center table nyo or pwede nyo rin itong ilagay sa inyong altar kung may altar kayo. At pwede mo rin itong ilagay sa kwarto mo kung ikaw ay nangungupahan lamang. So, ayan. At pagkatapos, ito ay hahayaan mo doon na matunaw itong asin. Kapag ubos na itong asin, ayan guys, kapag ito ay wala na, humalo na siya sa suka, saka mo pa lang ito itatapon o papalitan. Ito ay itatapon mo sa inyong lababo o kaya naman ay sa inyong CR. Paagusin mo siya doon ng paagusin para madala na nito yung mga negative energy. Yung mga masasamang elemento, yung mga lamang lupa, yung mga ganyan, para mataboy, maagos na ito papalayo sa inyong pamilya, para hindi na kayo maging sakitin. So, pwede nyo rin itong ilagay sa inyong hagdan, kung may hagdanan kayo sa ilalim nun, pwedeng-pwede nyo itong ilagay. Kung wala naman, pwede na sa main door nyo, sa gilid, sa likod, pwede yon. Pwede rin itong ilagay sa center table o sa altar ninyo, pwedeng-pwede nyo itong ilagay doon. So, hayaan nyo lang na matunaw itong asin at humalo siya dito sa suka na ito. So, ang dahon ng laurel naman, yaan ay susunugin mo. So, ito guys, kapag napa-energize mo na sa sinag ng araw, hilingan mo ito, pwedeng-pwede yan. Humiling ka dito, nabigyan katuparan, lahat ng aking mga kahilingan, bigyan mo ng proteksyon ng aming pamilya, bigyan mo kami ng magandang kinabukasan, bigyan mo kami ng magandang kalusugan, bigyan mo kami ng maraming pera, bigyan mo kami ng pagbabago sa aming buhay. I-wish nyo na lahat-lahat dito sa dahon ng laurel nang walang sana. At pagkatapos, saka mo ito ilagay sa inyong paglalagyan. So ito guys ay napakaganda po na maging pamproteksyon at pampaswerte natin ngayong darating na Ghost Month. So malapit na po yan. August 19 po ang Ghost Month. So ayan guys. Ilagay ko dyan sa screen, ayan, ilagay ko dyan sa screen kung kailan ang Ghost Month, starting ng Ghost Month at kung kailan ito matatapos. So, ang pinaka-fix po ng Ghost Month natin ay September 2. Dyan po talaga tayo dapat na mas mag-ingat dahil dyan po talaga mas malakas ang enerhiya ng mga hungry ghosts na talagang magbibigay kamalasan sa taong lalapitan o didikitan nila o makikita nila. Talagang mamalasin. Diyan po kayo mas mag-iingat sa araw na yan. September 2 po. So, ayan guys. So, ito ay ganun lamang ang gagawin nyo. Kapag humalo na yung asin, wala na kayong nakikitang asin na buo-buong ganyan, saka nyo pa lang ito itatapon. Saka nyo pa lang ito papalitan. Dahil ito ay humahatak ng mga negative energy, lalo na ngayong Ghost Month. Napakarami po ang mga hungry ghosts na mahahatak nito na magbibigay kamalasan sa inyo. So, yung ibibigay na kamalasan ng mga hungry ghosts na yan ay hindi na mapupunta sa inyo. Dito na siya mapupunta. Hahatakin na lang hahatakin nitong ating pangontra na ito. At para hindi tayo malasin at magkasakit sa buwan ng hungry ghosts na yan, isulat nyo dito sa dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ang magbibigay swerte sa iyong pamilya. So, ayan guys. So, ganyan ang gagawin nyo kapag humalo na ang asin na yan dyan sa suka na inilagay natin. Saka nyo pa lang siya itapon at itong dahon ay susunugin nyo.
So, ganyan lang guys, kasimple ang ating ritual na ito. So guys, lagi niyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte o pangontra na ginagawa natin. So guys, lahat ng bagay pampaswerte man yan o hindi na kailangan po samahan natin ng sipag at tiyaga at dapat paniwalaan natin yung ritual na yan para ito'y magdulot ng pagbabago at swerte sa ating buhay. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!